Ito pala yung gagamitin kong pagbisak ng kasoy. Tawag dito is kalokate. Hello, I'm back. Ito, nakatanggal na ako ng kasoy. Ito ang gagamitin ko ngayon. Tawag dito, tilad. Ako lang may gawa nito. Saka ito, ang protection sa namamalatang kamay, ito mantika tsaka asin kasi para hindi makaso yung kamay. Start na. Pagkatapos ito, kailangan pabalatan. Kung na malinis na ibibenta na sa bayan. Kasi dito mura lang. Sa abot ng 170, 180 kilo. I-deliver pa sa Petra. Ibibenta doon 500 kilo. Ang iba nagtsatsaga. Tsatsaga mag-isak ng kasoy para ma-antustos lang. Mahirap gamin pero tiis na lang sa aming dakta dito dahil delikado ito sa mahika. Ito kaya kung may mantika para hindi mabalat. Katulad nung diba pag mamaksipil diba nagbabalat siya ng kulay puti. Ganun sa takta ng kasoy. Kung kinabukasan, meron na agad maitim. So yun. Ito naman, yung takta niya pag dinikit mo sa balat mo, ay sobra makati. Nagsusugat. Kaya minsan nag-iingat ako kasi kati. Ngayon nagsusugat siya. Kaya ako nagmamask kasi makahilo yung baho nito. Ang iba, bawal sunugin nito dahil bawal sa amin dito. Kaya yung buto nito tinatapon sa malayo. Kaya yun, tinatapon na lang ang amin dito. Pag nalinisan mo, subang malinis, hinuhugasan na maigi, pinagawang bandi, kaya nuts.
yung binibenta nila 300 sa bote, yung plastic bote. 300 yun yung banta. Ang kalaki. Yung plastic, 75. Yung konti na naman. Ang iba lang. O kaya, binibenta sa ice cream factory. Ginagawa ang ice cream with cashew. Sarap yun, nakatikin mo kasi akong ice cream with cashew. Ang iba ginagawa durog na ice cream. Dinudurog nila itong kasoy para maging nga ice cream. Sensya na. Eto na, pinabalat na namin. Ayan siya. Hi, I'm back. Kararating ko lang din galing sa kamag-anak namin kasi bumibili din siya ng kasoy. Sa kanya kasi 140. Kasi po sa bayan 170. Nanginay naman din ako kasi ang pamasahe kasi 60 pesos ang tao. Kasi nga maigpit pa eh. Na nga. Naka 280 ako. Kasi malapit na siya mag 2 kilo. Kaya sinaktan sa 2 kilo. Ay ayun, sakto lang. Pambili lang ng isda. Tsaka dagdag pambiling bigas. Okay lang, kahit bababa. Kaya nag-aantay na lang kami. Tumaas ulit yung presyo ng kasoy. Kasi ganun talaga. Mahirap din. Kagabi, ang amoy ng dagta, masakit sa dibdib. Inisip pa kasi punda. Ngayon, okay-okay na rin. Yun lang. Kung first nyo lang po sa YouTube ko, pakisubscribe nyo din po ako at saka pakiclick na rin si Bell. Bye-bye!